gastos po kami ng more or less 800,000 pesos sa pagpapatayo po ng bungalow na bahay po namin sa Pilipinas. Kaosang, ang video natin today ay ating kapanayamin, ang isa nating kababayan na training visa dito sa Japan. So, OFW siya na may working contract siya na 3 years. At sa loob ng 3 taon po ay nagkaroon siya ng bahay sa Pilipinas. So, alamin natin kung ano po yung successful story niya. Paano niya po na nasimulan ang lahat ng tagumpay na meron siya. Okay po? Dito na po tayo sa bahay ng kababayan nating OFW. So siya po yung nag-work dito sa Japan at nagkaroon po siya ng sariling bahay, nakapagpatayo po siya ng sariling niyang bahay sa Pilipinas. So ayan po, magdo-doorbell tayo, sana po nandyan siya. Ayan po, ito po yung ano po, apartment nila. Magandang umaga po. Ayan po siya, mga kaosang. Siya po yung isang OFW natin na nagtrabaho dito sa Japan sa loob ng 3 taon. Nakapagpagawa po siya ng bahay. Surprise, ano po ito, mga kaosang? Surprise visit. Nabigla po siya. Ayan, pogi po yan, mga kaosang. Ayan. Diyos ko, ang ganda-ganda po ng bahay niya sa Pilipinas. Ayan po. O, pwede po ba kayong mag-share ng... inspiration. Basta ano po ba yung message nyo sa ating mga kababayan para po sila ma-inspire din at magkaroon din sila ng kung anong meron ka. Ano po ba yung mga advice, mga kung ano po yung gusto nyo iparating sa kanila. Ayan, magsalita na po kayo. Ano po masabihin ko? Kayo na po bahala. Hindi po tayo pwede pumasok sa labat, may mga kasama po siya natutulog pag ganitong oras. Po. So dito na lang natin siya interviewin kung okay. Okay lang po ba, Sir Joel? Dito na lang po namin kayo kapanayamin. Ah, sige po. Oh, yan. So gusto po namin malaman kung ano po yung paano kayo nagsimula dito sa Japan, simulan dumating kayo. At gaano po kayo katagal dito sa ngayon, sa kasalukuyan? Ala, ano na, pang ano ko na ngayon, pang 'di ba, pang fourth year na. Ah, oh, pang fourth year niya na, mga kaosang. So dapat ang hello po, magandang umaga. Yan po, isa din po yan sa kasama nung na-interview natin ngayon na isa po silang training visa. So ang required po talaga sa training visa na working contract is 3 years. Pero dahil nga po sa pandemic, na-extend sila. Tama po ba? Kaya nagkaroon pa sila ng chance na mag-work pa ng matagal-tagal dito sa Japan. So ano naman po masabi niyo dito sa Japan? Ah, busy lagi. Busy lagi araw-araw. Araw-araw busy, pero maganda. Apo. Dito maganda yung buhay. Kaya pa, malinis, masarap ang simoy ng hangin. At kumusta naman po yung trabaho niyo? Minsan mahirap, syempre. Eh, yun talaga yung ano, pinasok eh. Mahirap na masarap. Pag sumasahod. Oh, diba? Tapos po, yung bahay niyo po, mga more or less, mga magkano na po nagastos niyo sa bahay niyo? Kung i-round off natin, mga nasa 1M more? 1M, kasama na yung mga, ano, mga tawag dyan, mga nailaman sa loob. Ayan, mga kaosang liwa, 1M. So, ganun po siya katsagang nag-ipon. So, ang lamig-lamig po. Tingnan niyo po, mga kaosang, para po sa inyo. Ay, nako po. Para eto na, eh. Ano, buwis buhay sa lamig. Manigas na kami dito sa labas. Ganun po yung labanan, mga kaosang. Meron, extended pa rin po yung work niyo. Actually, hanggang November, yung aking ano, contract. Extension. Contract. Pero dapat talaga sa totoo, 3 taon lang. Pero dahil na sa pandemic, naging 4 years hanggang November. Gusto ko, binabati ko lang po kayo dahil sa sipag at syaga nyo, nakapagpatayo po kayo ng bahay sa Pilipinas. I'm so proud po sa katulad nyo. At syempre, kahit kaninong kababayan natin na nagsusumikap, at yan nga po, na-achieve yung mga pangarap para sa family. So, ang saya po, diba? At hindi na po natin patatagalin to, mga kaosang. Hayaan natin na siya na mismo ang magkikwento ng kanyang successful story. Po yung bahay namin na naipundar ko habang nagtatrabaho dito sa Japan. Joke lang. Pakilala muna, ako po si Joel Pajes Hernandez. Isa po akong trainee dito sa Japan.
Bale, nagtatrabaho po ako dito bilang isang factory worker. Tatlong taon na ako mahigit dito sa ano, sa Japan. Actually, dapat 3 years lang talaga yung kontrata namin. Pero dahil po sa pandemic, sa coronavirus, hindi nasa ang pagkakataon. Nirequest po kami ng company na mag-extend pa a little bit longer para ma-fill in yung kakulangan sa manpower. Kasi kung uuwi kami, walang papasok na bago, so magkukulang sila sa tauhan. So nag-request sila na kung maari ay mag-extend pa kami ng hanggang November next year. So syempre, tinanggap ko yung offer kasi sayang din naman, and at the same time, malaki yung kanilang naging role para maabot po yung pangarap ko na magkaroon po ng sariling bahay sa Pilipinas. So yun, tama po yung narinig ninyo. Nakapagpundar po ako ng sariling bahay sa Pilipinas habang nagtatrabaho po ako dito sa Japan bilang isang factory worker or bilang isang trainee. Yung natayo po naming bahay mag-asawa sa Pilipinas ay bungalow type po siya. Magkano po yung naigastos ko? Siyempre sigurado hinahantay po ninyo yung presyo, no? Kung magkano ba yung nagastos ko sa pagpapatayo ng bahay po namin na bungalow sa Pilipinas. So maniwala po kayo sa hindi na nakagastos po kami ng more or less 800,000 pesos sa pagpapatayo po ng bungalow na bahay po namin sa Pilipinas. So gusto ko po sa inyong i-share yung mga breakdown, pero these are only estimated breakdown sa nagastos po namin sa pagpapatayo ng bungalow na bahay po namin sa Pilipinas. Nag-ipon muna po kami ng 180,000 para masimulan po yung pagpapatayo po ng bahay. Kasama na po dito yung mga miscellaneous na gamit bago po maitayo yung bahay. Kung ano man po iyon, hindi ko na po masyadong mai-specify sa inyo. Pero just to begin with, sa pagpapatayo po ng bahay po ninyo sa Pilipinas, kung meron po kayong plano na magpatayo habang kayo po ay nagtatrabaho bilang isang trainee dito sa Japan, ipunin nyo muna po yung 180,000 para meron po kayong perang panimula sa pagpapatayo. So yun po yung miscellaneous na gamit po namin, 180,000. And then sa bubong po namin, dahil steel truss po yung bubong na pinakabit po namin sa bahay po namin, gumastos po kami doon ng 115,000 pesos for the roof alone, for the steel truss. Bakit steel truss yung ginamit namin sa bubong? Bakit hindi yung regular type lang? Kasi po kapag regular type lang po yung ginamit po ninyo sa bahay po ninyo, medyo nakakapag-alala kapag halimbawa bumagyo sa Pilipinas. Alam niyo naman po yung bagyo sa Pilipinas eh hindi basta-basta. Sa loob ng isang taon, meron 27 na bagyo, di ba, na pumapasok sa Pilipinas. So pinarioritize din namin na medyo gandahan na po yung bubong, hindi lang for aesthetic purposes but also for kumbaga tibay, kumbaga investment na rin po siya. So hindi lang po siya for aesthetic purposes kundi for tibay purposes din. Tibay. So yan, 115,000 po for bubong namin, for roofing. And then sa palitada naman po namin and flooring, estimated price po noon ay mga 50,000 pesos. And then sa bintana naman, 22,000 pesos. I will flash it on the screen kung ano po yung itsura nung bintana na nabili po namin at ipinakabit po namin sa bahay. At sa pinto naman, tsaka sa hamba, tsaka sa door na, bali yung isang buong set na yon, umabot po ng 33,000 pesos yung ginastos po namin doon. Again, medyo nag-invest na rin po kami sa pinto para nang sa ganun matibay na at long-lasting. Sa terrace naman po namin, gumastos po kami doon ng 40,000 pesos. Medyo malaki-laki din pero sulit yung pagpapatayo ng bahay. And then sa kuryente ilaw po namin, sa pagkakabit noon, bali umabot po ng 20,000 pesos yung aming gastos doon. And then sa kisame namin, umabot kami doon ng 30,000 pesos. Bale, pakyaw yung aming kontrata doon sa manggagawa. Maganda po, maganda. Sobrang sulit po talaga yung paggagawa ng kisame. Kaya nga, nung nakita ko po yung pagpapagawa ng kisame, sobrang na-excite ako kasi sobrang nagandahan talaga ako. So yung 30,000 sa kisame,
sulit na sulit po talaga. And then sa pintura naman po, hindi po dito kasama yung sa labas ng bahay. Bali yung pintura po na ginamit po namin, na ginastusan po namin ay sa loob lamang po ng bahay po yun. Umabot po kami doon ng 40,000 pesos. And then sa tiles, bali kasama na po ito sa kwarto, sa living room, sa kitchen, tapos sa CR po namin. Umabot po kami doon ng 50,000 pesos sa pagta-tiles po. And then sa CR naman, kasama na po doon yung toilet bowl, yung bidet, shower. Dalawang CR po yung pinagawa po namin sa bahay. Isa po sa labas for guest, and then isa din po doon sa loob ng kwarto po namin para hindi na po kami lalabas-pasok pag halimbawa mag-CR po kami at maliligo. So dalawa pong CR yung pinatayo po namin at umabot po kami doon ng 20,000 pesos. And then sa labor, yon medyo yun yung pinakamalaki po na nagastos po namin kasi umabot po kami doon ng more or less 200,000 pesos. Ayun po yung breakdown ng presyo sa pagpapatayo po namin ng bahay. Bali po ito po ay estimated lamang, pero at least nagkaroon po kayo ng idea kung magkano po yung pwede po ninyong i-prepare na halaga para po sa pagpapatayo po ng bahay, katulad po ng napatayo po namin mag-asawa. Bali po umabot po ng more or less 800,000 pesos yung aming naipundar or nagasto sa pagpapagawa po ng bungalow na bahay. Hindi rin po imposible po para sa inyo na magpagawa din ng bahay katulad po ng napagawa ko. Kinakailangan ninyo palaging i-keep in mind kung bakit po kayo nandito sa Japan, at kung nag-decide po kayo na magpatayo ng bahay, make sure na gawin nyo po iyon, lagi nyo pong alalahanin iyon para sa tuwing sasahod po kayo, hindi po ma-divert nyo ako. Kinakailangan ninyo palaging i-keep in mind kung bakit po kayo nandito sa Japan, at kung nag-decide po kayo na magpatayo ng bahay, make sure na gawin nyo po iyon, lagi nyo pong alalahanin iyon para sa tuwing sasahod po kayo, hindi po ma-divert yung attention ninyo sa ibang bagay. Kasi po sa dami po talaga ng pwede nyo pong mabili po dito sa Japan, madadivert po talaga yung attention ninyo sa ibang bagay, at minsan makalimutan po ninyo yung mas mahalagang bagay. So again, prioritize po yung needs po ninyo over your wants. Masasabi ninyo na sulit yung pagtatrabaho po ninyo dito sa Japan bilang isang trainee at bilang isang factory worker. Yun lang po. Hanggang dito na lang po yung video po natin ngayon, at maraming salamat po sa panonood. Tunay po talagang may nakapagpagawa ng bahay sa bilang training visa. So siguro maging matyaga tayo, at dapat may pangarap talaga. Kasi kung ano daw yung mga gusto natin pangarap, pag pinursige natin, matutupad. Hanggang sa muli po. Baka sa sunod po, may ano na kayo, bonggang-bonggang kabuhayan showcase. Yun naman po yung abangan namin yun sa inyo. Yun naman yung aking pinag-iipunan ngayon. Ayan. Sige po, antabayanan natin yung mga kaosang. Sana po. Ayan, nagustuhan niyo po yung video ko sa inyo today. Ayan, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Oo, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. At bago po tayo magtatapos, big love shoutout po kay Sir Joel Pahis Hernandez. Siya po ang bida nating video for today. Pakisubscribe na lang po ang kanyang channel dahil isa rin po siyang vlogger. Tandaan, give and you will receive. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!